Magandang araw, magandang buhay. Ako si Ginoong Oliver M. Naue, ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Second Quarter, Ikapitong Baitang. Bagamat nakararanas tayo ng pandemyang ito, patuloy pa rin ang paggabay namin sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman at karunungan upang kayo ay matuto. Kaya halina, ating tuklasin ang ating bagong aralin. Ikaw ba ay nagtataka kung saan at kailan nagmula ang mga bagay-bagay na mayroon sa kasalukuyan? At kung anong uri ng pamumuhay mayroon ang mga sinaunang tao? Sa bahaging ito ng aralin, sisikapin nating tuklasin ang mga konsepto at kahulugan ng kabiasnan at kung paano ito sumibol, umunlad at nagpatuloy sa kasalukuyang panahon. Magsasagawa ng mga kasanayan para sa pagtuklas ng mga kaalaman na may kaugnayan sa pag-usbong ng kabiasnan sa Asya. Marahil ay handa ka na para sa pagtupad at pagsasagawa ng mga gawain. Narito ang pinakamahalagang pamantayan sa pagkatuto. Natatalakay ang konsepto ng kabiasnan at mga katangian nito. Sa araling ito, inaasahang matututuhan mo ang sumusunod. Una, nauunawaan ang kahulugan at konsepto ng kabiasnan. Ikalawa, nasusuri ang bawat yugto ng pamumuhay at pag-unlad ng sinaunang tao sa Asya. Pangatlo, napahahalagahan ang uri ng pamumuhay ng mga sinaunang tao sa iba't ibang panahon. Ebolusyong kultural ng mga Asyano. Kasabay ng ebolusyong biolohikal, ang pag-unlad ng kanyang kultura dahil sa kanyang patuloy na pag-angkop sa kapaligiran mula sa isang payak na sistema ng pamumuhay na ang tanging iniisip ng tao ay kung paano siya makakakain at paano niya mapoprotektahan ang kanyang sarili sa araw-araw dahil sa hamon ng kalikasan. Naging masalimuot ang kanyang pamumuhay. Sinabi sa isang siyentipikong kaisipan na ang sino mang may kakayahang makaakma sa hamon ng kalikasan ang siyang mabubuhay sa isang masalimuot na kapaligiran. Naging kaakibat ng pag-unlad ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pagharap sa hamon ng kanyang kapaligiran. Mula sa maliit na pangkat, nakabuo ng mga pamilya, angkan, tribo, at komunidad o pamayanan. Unti-unting lumaki ang bilang ng populasyon at nagsimulang humarap ang mamamayan dito ng iba pang hamon bukod sa kalikasan. Ang pag-unlad ng kultura ng tao at ang kanyang masalimuot na pamamaraan ng pamumuhay sa isang estadong lungsod ay tinatawag na sibilisasyon. Nagmula ang terminong sibilisasyon sa terminong Latin na civitas, na nangangahulugang lungsod, at civilis, na nangangahulugan namang ng mga mamamayan. Sa kabilang banda, ang kabiasnan naman ay isang terminolohiya ng mga Pilipino sa higit na mataas na antas ng pamumuhay. Batay ito sa salitang ugat na bihasa, na ang kahulugan ay eksperto o magaling. Kung gayon, ang kabiasnan ay pamumuhay na nakagawian at pinipino ng maraming pangkat ng tao. Sa mas makaasyanong pananaw, ginagamit ang terminong kabiasnan upang tukuyin ang pagiging bihasa o espesyalisasyon ng isang lipunan sa mga gawain pangkabuhayan tulad ng pangangaso, pangingisda, pagsasaka, pagpapalayo, pakikipagkalakalan,
gawain pang-industriya, at pan-teknolohiya. May mga batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan. Una ay ang pagkakaroon ng organisado at sentralisadong pamahalaan. Pangalawa ay ang masalimuot na relihiyon. Pangatlo ay ang espesyalisasyon sa gawaing pang-ekonomiya at uri ng lipunan. At pang-apat ay ang mataas na antas ng kaalaman sa teknolohiya, sining, arkitektura at sistema ng pagsulat. Ngayon ay dumako na tayo sa yugto ng pag-unlad ng pamumuhay ng mga unang Asyano. Natuklasan ng tao ang panahong bato na nahahati sa dalawa. Ito ay ang Paleolitiko o Lumang Bato at ang Neolitiko o Bagong Bato. Ang panahong Paleolitiko o Lumang Bato ay hango sa dalawang terminong Latin na palayos na nangangahulugang luma at ang litos na nangangahulugang bato. Samantalang ang Neolitiko o Bagong Bato ay hango sa dalawang terminong Latin na ang neos na ang ibig sabihin ay bago at ang litos na bato. Ngayon, atin namang alamin ang pag-unlad ng tao sa iba't ibang panahon. Sa panahong Paleolitiko, ang tao ay maituturing nating nomadiko o walang permanenteng tirahan. Siya ay umaasa lamang sa kanyang kapaligiran, namuhay sa mga yungib at puno. Siya ay nangangaso, nangingisda at nangangalap ng mga bungang kahoy. Sa panahon pa rin ng Paleolitiko, ang tao ay gumamit ng mga balat ng hayop at mga dahon ng puno bilang kasuotan. Nakakalakad na rin siya ng maayos at may pisikal na katangian. Siya ay gumamit ng magagaspang na bato mula sa kanyang kapaligiran. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang tao ay nakatuklas na ng apoy. Panahong Mesolitiko, ito ay nagsilbing transisyon na panahon sa kulturang Neolitiko. Dito rin nagsimula ang pagkatunaw ng mga glacier, umusbong ang mga kagubatan, mga ilog at dagat. Sa panahong din ito, nanirahan ang mga taong Mesolitiko sa mga pampang. Panahong Neolitiko, ang mga tao dito ay gumamit ng matalas, makikinis at matutulis na kasangkapang yari sa bato. Sila ay natuto ng magsaka at mag-alaga ng mga hayop. Sila rin ay namuhay na sa permanenteng mga lugar. Naging malikhain gaya ng paghahag ng tela, paggawa ng lutuan, basket, palayok at gamit sa bahay. Nakaimbento na rin ang mga tao rito ng mga bangka bilang unang anyo ng transportasyon. Nakabuo na rin sila ng mga angkan, tribo, komunidad at maliliit na pamayanan dahil sa pagdami ng miyembro ng kanilang pamilya. Ngayon ay isunod naman natin ang panahon ng metal. Ang mga tao dito ay gumamit ng mga bagay na yari sa metal tulad na lamang ng tanso o copper. Gumawa na rin sila ng mga mamahaling bagay gaya ng alahas at mga kagamitang pandigma. Nakaimbento na ng bronze o pinaghalong metal na tanso at plata. Nakalikha ng mga kagamitang pansaka gaya ng araro at kagamitang panlaban o mga armas na may matatalim na bahagi. Sa panahon pa rin ng metal, lumikha ng mga simpleng dike, kanal at irigasyon ang mga tao rito upang magsilbing sistema ng kanilang patubig. Gumawa na rin sila ng mga kagamitang yari sa bakal bilang mga sandata.
Natuto na rin maghabi ang mga tao rito at mag-ukit sa mga kahoy. Nakipagkalakalan na rin sila gamit ang sistemang barter at barya. Gumawa na rin sila ng masasakyang pandagat para sa kanilang kalakalan. Ang kasalukuyang sistema ng pamumuhay ng mga Asyano at ng daigdig sa kabuuan ay likha ng mayaman at maunlad na sinaunang kabiyasnan at sibilisasyon ng mga sinaunang Asyano at ng mundo. Mula sa payak na pamumuhay, ang mga pagbabago sa kapaligiran ng tao ay naging daan sa komplikado at masalimuot na pamumuhay sa lipunan. Malaki ang pagkakaiba ng sistema ng pamumuhay ng mga sinaunang Asyano sa makabagong panahon. Gayunpaman, ang anumang kaunlaran at makabagong sistema ng pamumuhay sa kasalukuyang panahon ay bunga ng matalino at maparaang pag-akma ng mga sinaunang Asyano sa kanilang kapaligiran. Sa puntong ito, iyong ianda ang gamit panulat at ang iyong sagutang papel para sa mga gawain. Gawain 1. Search mo ako. Panuto. Sa pamagitan ng cryptogram puzzle, tukuyin ang tamang salita na may kaugnayan sa kabiyasnan gamit ang numero na may katumbas na letra. Isulat ang letra sa ibaba ng bawat numero sa sagutang papel. Gawain B, panuto. Tukuyin ang sumusunod na larawan at magbigay ng naging mahalagang gamit nito sa sinaunang tao. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawain 2, Knowledge Box. Panuto. Hanapin sa loob ng kahon ang mga salita na angkop sa bawat yugto ng pag-unlad at pamumuhay ng sinaunang tao. Ilagay ito sa angkop na kolum. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Gawain 3. Write it right. Panuto. Ibigay ang mga katangian ng kabiyasnan. Iguhit ang speech balloon sa sagutang papel at isulat ang sagot sa loob ng bilog. Ngayon ay dumako na tayo sa tayahin. Una, panuto. Isulat sa sagutang papel ang letrang A kung ang katangian ng pamumuhay ay tumutukoy sa panahon ng lumang bato. Letrang B kung bagong bato. At letrang C naman kung panahon ng metal.
Ikalawa, panuto. Basahin at suriin ang bawat pahayag sa hanay A. Ayusin naman ang mga ginulong letra na nasa hanay B upang mabuo ang angkop na kasagutan ng pahayag na nasa hanay A. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ikatlo, panuto. Bumuo ng kahulugan ng kabiasnan batay sa iyong sariling konsepto o ideya. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Narito ang mga pamantayan sa pagpupuntos. Nilalaman. Mahusay at makabuluhan ang pagkakabuo sa sanaysay. 5 puntos. Mahusay at may bagong kaalaman ang binuong sanaysay. 4 puntos. May mga kaalamang nilagay sa binuong sanaysay. 3 puntos. May mga ilang kaalaman ang binuong sanaysay. 2 puntos. Paggamit ng angkop na salita. Gumamit ng naaayong mga salita at nakapag-ugnay-ugnay ng mabuti ang nilalaman ng sanaysay. 5 puntos. Gumamit ng naaayong mga salita sa binuong sanaysay. 4 puntos. Gumamit ng ilang naaayong salita at may kaunting kaugnayan sa paksa ang binuong sanaysay. 3 puntos. Gumamit ng ilang naaayong salita sa binuong sanaysay. 2 puntos. Pagkakabuo ng konsepto. Napakaayos at malinaw ang detalye ng sanaysay. 5 puntos. Maayos ang detalye ng binuong sanaysay. 4 puntos. Maayos ngunit may kaunting kakulangan sa detalye sa binuong sanaysay. 3 puntos. Hindi gaanong maayos ang detalye ng sanaysay. 2 puntos. Bago tayo tuluyang magtapos sa ating aralin ngayong araw, tayo muna ay taimtim na manalangin. Ngayon, malugod ko kayong binabati sapagkat mahusay at matagumpay ninyong natapos ang ating aralin sa araw na ito. Muli, ako ang inyong guro na nagsasabing ang kasaysayan ay mahalaga tungo sa ating kinabukasan. Paalam!